So again, good morning to everyone. It is a great pleasure for me to introduce our next speaker who is going to talk to us about the formation of family Bible animators. He is a religious from the Society of the Divine Word. And next week, October 22 to be exact, he will be celebrating 38 years of being a priest. He has a master's degree in developmental communications from the University of the Philippines, Los Baños. He is also one of the founders and is the current spiritual director of the Family Disciples of the Word Community and of the Kabataang Lingkod ng Salita, also known as Kabalita. He pioneered the liturgical Bible study method. His passion for the Word is wrapped in humor, making his homilies unusual and rememberable. He is currently the Executive Secretary of the Episcopal Commission on the Biblical Apostolate. Dear Bible animators, may I present to you Reverend Father Arlo Bernardo Yap, SVD. Good morning everyone. Good morning po. Good morning. Thank you, Atining. Good morning po. Donna, good to see you, Donna. Morning. Asi Donna. Father. Donna. Yes po, Father. Donna. Oh, just to let you know, meron akong Donna, meron akong donut, oh. Donut. Ito ka po niyan, Father. Donut, okay. Opo. Una, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Talaga napakalaking biyaya ito para sa akin at sa talaga namang sa larangan po ng Bible, Biblical Apostolate. Just to begin with, I'll introduce to you kung bakit nagkaroon tayong liturgical Bible study, which I devised in year 2000. Opo, I just make a share screen po. Yan, kita niya? Yan, okay. So, gusto ko nung puntahan po yung sinasabing family animators, family disciples, o kaya yung buong pamilya po ay mga biblical animators po. Okay. Gusto kong puntahan yung kung ano yung pwedeng gawin sa family. Okay? Young and old po ito ah. Hindi lang matatanda, but even the young children can also be Bible animators. Isa po yun sa advocacy ko po sa ECBA. Hindi lang basta yung mga tayong mga adults ang Bible animators, but even children could be Bible animators. Yun ating aim po sa ating presentation ngayon. To begin with, I'd like to present to you given situations and observations sa biblical apostolate at saka sa ating church situations. Given situations po, sabihin nandyan po yan, nandyan. And some observations po, personal observations ko po ito. Okay? Dear BA family, these are good observations. Again, good observations. Hindi sila mali. Tama po yun. Given situations po, tama po yun. Good. Opo. But there's some things that I got some comments. Okay? Again, these are good. Number one, basic ecclesial communities. Doon sa wabi, binabanggit po yung basic ecclesial community. Ako po bilang pare, 38 years na po akong pare, sinasama po ako ha, maybe about 40 years ago pa. We already talk about BEC na. Okay? Yan po lagi handle po. Binanggit din po yan ni Monsignor Ranada. Yung BEC. Tama po yan, tama po. Okay. Pero may mga problema, nakita ko, observations po. Bakit yun sa BEC, active yung parents, ang children hindi? Active yung parents sa BEC, pero yung mga bata hindi. Problema yan. Hindi lang yan. Ang problema pa sa BEC, okay, sa observation lang po, yung parents po, active sa parish, tapos yung mga anak, nagbo-born again. Nag-iiba ng sekta. Anong kulang? Sa BEC, hiwalay po ang adults sa mga bata. Kaya nga, usually, pag sa BEC, yung kapitbahayan. Opo.
Okay naman kung totoo siyang kapitbahayan na nagkikita-kita, sana regularly, may household, kamukha po ng mga sa affiliates po, meron po tayong MFC. Yung MFC po, Missionary Families of Christ, Corpus of Christ, halimbawa, meron silang parang household po. Yun ang pinaka-BEC nila. Again, tama po yan. Pero ang tanong, bakit ka hindi lagi kasama mga anak? Hiwalay ang mga anak. Sa Couples for Christ, iba yung couples, iba pa yung kids for Christ. Iba pa yung singles. Hiwa-hiwalay. Doon ako nagtataka. Opo. Observing this one, okay naman po. Kaya lang, bakit ganun? Hindi kasama mga bata sa mga parents. Naalala ko noon, kung B sa pinag-uusapan, the family is the most basic. Again, BA family. The most basic ecclesial community. Most basic! Huwag kang pumunta sa kapitbahayan. Tignan mo muna yung mga kasama mo sa bahay mo. Sa yung tahanan. Yung family, most basic. Most basic, BEC. Okay? Even si Pope Francis, naglabas po ng ganitong pagtuturo. Families are the domestic church where Jesus grows in the love of married couples in the lives of their children. Because the family is the domestic church. In other words, kung meron BEC na kapitbahayan, down the line, we talk about family. Sana nga, ang buong family maging involved sa bubble apostolate natin. Because ito yung sinasabing building the domestic church. Families. Okay? Kung ganun yung usapan, naalala nyo po ba, my dear parents, nung nagpabinyag kayo sa inyong mga anak, naalala nyo po yun? Eh, tinatanong po ng pare sa inyong mga nagpapabinyag. Sabi ng pare, what do you ask of God's church for, halimbawa pangalan anak mo si Himulmol? What do you ask of God's church for Himulmol? Sabi ng parents, baptism. Take note, ha, my DBA family, ha. Sabi ng pare, you've asked to have your child baptized. In doing so, you are accepting the responsibility of training him in the practice of the faith. It will be your duty to bring him up to keep God's commandments as Christ taught us by loving God and our neighbor. Now, do you clearly understand what you're undertaking? Sabi niyo mga parents, we do. Ano ibig sabihin yan? Nangako tayo tuturuan yung mga bata. Nangako tayo tuturuan yung mga anak ninyo. Okay? Ano nangyari? Halimbawa lang, observation lang ha. Observation. Hello, may community. Yung community, ang parents, iba yung event nila, iba yung activity nila. Ang mga kids, iba yung activity rin nila. Gagawin ng parents, hihatid yung mga bata doon sa activity nila sa kids. Maghapon yun. Iwala na yung mga magulang papunta sa event nila. Sa gabi po, at ni Lisel, susundin na ng parents yung mga bata. Pagkasundo ng mga bata, sasabihin ng parents sa bala sa kotse, o anak, nag-enjoy ba kayo? Kumusta na kayo? Nakakain ba kayo? Ganun lang ang kwentuhan. Samantalang lumilitaw, dapat directly teaching the children. Ginawa lang natin surrogate parents yung coordinator ng kids. Ganun yung nangyayari. Pinapasa natin sa iba ang mga bata. Ate Emma, nakalagay dyan sa ating binasa kanina. Ang pagkakasabi, sorry. Yan, nawala tuloy. Yan. O, pagkakasabi po, do you clearly, in doing so, you accept the responsibility of training him directly, ha? Hindi mo ipapasa sa iba. In the process of faith. Kaya, kuminsan, tama yung ganong klaseng setup na BEC. Tama yan. Tama yung small communities. Tama yan. Pero may kulang. Yung anak mo na directly tuturuan mo, yun ang kulang. Ang tawag ko rito, culture of faith as a family.
Again, you call this culture of faith as a family. Pag sila ng culture of faith, hindi dapat sila nanghiwalay sa'yo. Halimbawa, kami nung kami mga bata pa, cute pa ako noon. I was still about, I think, 9 years old. Ay, nako, sabi sa'yo, pagkasimbang gabi. Kahit, ah, nako, tutulog pa kami ganyan. Gising kami ng mamit daddy ko. Oh, gising na kayo, sisimba na tayo. Ah, oh, mami, tutulog pa kami. Gising na kayo. Sisimba kami, kahit madaling araw. I call this culture of faith. Kaya nga, yung mga anak mo ay kasama mo. Dapat ang mga magulang, Ate Emma, ang nangunguna. Ang mga magulang ang nangunguna. Ate Emma Llanes, ask me why. Unmute po, ask me why. Why? Kasi nga bilang magulang, gugulangan mo nga eh. Gugulangan mo nga eh. Pangungunahan mo because of your culture of faith, gusto mo ilagay sa mga anak mo. Otherwise, hindi masasama sa simbahan niya mga yan. Active nga sa BEC, pero mga anak hindi kasama. Yon ang problema. Second observation po. Second given situation. Education as banking system. Okay po yan. So teacher, ito mga bata, nakikinig. Okay? Pag teacher ako, kayo mga estudyante ko. Makinig lang kayo. Ganyan ang sinasabi ng banking system. Si Paulo Freire, siya sumulat ng Pedagogy of the Oppressed. Yung banking system of education. Pag sinasabi ng banking system, ako bilang teacher, magdideposito ako sa nakaalaman ko. Magdideposito ako sa iyo. Kaya ikaw mga anak, kayo mga estudyante ko, makinig kayo, magdideposito ako ng kaalaman ko. Pag dito na exam, mag-withdraw ako. Ito ibig sabihin niyan. Banking concept of education. Ang teacher as depositor. Okay? Teaching students as depositories. Sila yung tumatanggap. Tapos, may evaluation. Okay? Tapos, may ang pinaka-measurement, kung naintindihan nila, ay yung mga exam. Kaya dito makita niyo banking model of teaching. Teacher deposits facts, truths, and knowledge into passive student. Problema yan kung tutusin. Okay naman yan kasi naging sistema natin. Okay? Pero lumilita ang mga bata o kayo mga iba mga tao, makikinig lang. Tapos mag-exam after for evaluation. Ganun po yon. Deposito. Ano kailangan? Ito kailangan. Active participation. Ako, hindi ako teacher. Ako, facilitator ako. Kayo, mga participants ko. Kaya pag ako, halimbawa, banking si ako teacher, yung mga anak ko, halimbawa, age sa mga 7, 10, tapos 11 years old, halimbawa, tuturuan ko sila, makikinig lang sila, ako ang teacher nila. Pero pag sila rin participation, kasama mga anak ko sa aming ginagawa. Okay? Kasama mga anak ko. Kaya ngayon, active participation. Kita nyo sa picture, enjoy na enjoy sila because they're actively participating. Hindi lang basta nakikinig. Isa pa, pag mga bata, as biblical apostolate o biblical animators, usually, ang mga bata, tuturuan lang yung mga bata ng ito pong story ni Abraham. Kung si Abraham, ganyan-ganyan nga, kinikwento ang Bible stories. Tama po yun. Tama po yung sinasabi ko. Hindi po mali. Tama po yun. Kinikwento mo yung Bible stories. Minsan baby talk pa. Tama po yun. Pero baka meron pwede active participation. Yung bata mismo ang pwede magsabi. Mamaya pag-usapan natin. Okay? So that is number two observation ko po. Yung sinasabing banking system sa edukasyon. At ganyan ginagawa na sa Biblical Apostolate. Karamihan teacher tayo, estudyante yan. Okay? Sa langan ng Biblical Apostolate, kailangan Bible expert ako, scholar ako, test kayo mga estudyante ko. Okay yan, totoo. Okay lang yan, sinasabi ko sa inyo. Pero yung sinasabing observation po. Okay. Number three. Ito na. Observation ko po,
Marami ng packaging natin ng Bible study, academic. Academic. Yan din po yung akin nakagista bilang seminarista po. Hanggang sa naging pari po ako. Academic po. So in other words, yung mga binibigyan ng na platform po sa mga Bible studies, karami academic. Tama po yan. Ang tawag po dyan, diachronic method. Meron biblical criticism, historical criticism, maganyan po yan. Ito ibig sabihin ni Joshua, ganyan po yan sa academic. Okay po yan. Pero minsan, napapansin ko, parang knowledge lang ang nangyayari. Tama rin po, information, okay lang yan. Pero meron pang isa pa mas maganda. Synchronic method. Ito po natutunan ko po sa Rome. Pangalawang method po yan. Hindi lang yung diachronic. Synchronic method, going to the details of the story. Para na lang, halimbawa, Donna, tumanggap ka ng love letter sa iyong love life. Donna! Tumanggap ka ng love letter. Halimbawa, tapos sabihin sa iyo ng boyfriend mo, dear babe, 9 o'clock na ng gabi, hindi ako makatulog. Inisip-isip kita. Namimiss kita kasi nahuli natin nagkita. Imagine, Donna, binabasa pa ulit-ulit. Hinihimay-himay mo yung binabasa mo para makita mo kung anong gusto ng sumulat. Yun yung sabihin ng going to details. Synchronic method. Bagong method po yan. Natutunan ko po yung 1999. Hindi alam na iba yan. Bago po ito. Kaya nga, going to details of story is another way of doing Bible study. Hindi lang academic. Tama yung academic, tama rin itong synchronic. Depende kung sinong kaharap mo. Okay? Depende kung sinong participants mo or students mo. Pang-apat na observation. Ito po, for the past decades, alam natin itong meditation. Ako mo bilang seminarista, jamming morning prayers. After morning prayers namin, 6 o'clock, punta na kami simbahan. Seminarista kami yan, ha? Babanal-banal pa ako noon. Tapos 6:30 morning prayers na kami. After that, silence na kami, silence, meditation na kami. Nakagisnan ko 'yan. Ganyan din yung handle ng ano ng Lectio Divina meditation. Tama po 'yan. Pero honestly, pagka kami mayroong meditation, natutulog ako, nakakatulog ako. Haba nasa simbahan, may meditate, silence. Ganun na nangyari sa akin. Besides, hindi kaya ng mga bata meditation. Mahirap pa silang pigilin sarili nila. Tama yung meditation na yan. Pero kuminsan, binabagayan yan. Opo, hindi lahat nakakaroon sa meditation na ganyan, hindi lahat. Ito ang ibig sabihin yan. What is the opposite of verbalization? Opposite of verbalization. Meaning quiet, silence, standard concealment, suppression, denial, question, vagueness. Gusto ko yung word na quiet and silence. Ganyan po ibig sabihin ng meditation. Ang verbalization iba. What are the other words for verbalization? Utterance, vocalization, verbalization, expression, statement, articulation, discourse, speech, talk, voice. They verbalize it. Naalala nyo po tayo ay nag-memorize ng araw? Naalala nyo? Bago pa lang, may exam tayo bukas. O sa Monday, may tayong exam. Tapos mag-memorize ka para sa exam mo. Ha, sabi mo, what are the three forms of matter? Kailangan verbalize mo, ha? Solid, liquid, gas. Pag na-verbalize mo, mas matagal ang memory. Mas matagal, nagre-retain sa isip mo kasi na-verbalize mo. Kasi narinig mo sarili mo. Hindi lang ang utak mo nakarinig. Ang boss mo narinig ko. Na-verbalize ko. Sa panghalimbawa, verbalization. Nag-type ka. Encode ka. And Jesus said, kailangan verbalize mo. Pag natigil ka sa verbalization mo, asa na nga ba ako? Pag na-verbalize mo, umaalingaw nga sa utak mo yung sinabi mo.
Isang way yan ng pagtingin sa salita ng Diyos. Hindi lang meditation. Meditation is good. But other way of doing it is verbalization. Hindi alam ng iba yan. Vine-verbalize nila. So for some others, not only just verbalizing, maybe verbalizing not by speech, but verbalizing even by written. Ito sinasabi ni Monsignor Ranada, written verbalization. Tama yun. Speech or written. Spoken or written. Verbalization. Okay? Now, anong pwede mangyari? With these four observations po. Again, just to, family, as a community, tapos number two, culture of faith as a community, tapos banking system, number two, number three, academic Bible study, number four, meditation. Ano pwede mangyari? Yan na. Experiencing the Word of God through liturgical Bible study. The Word is experiencing. Ito na pong advocacy ko ngayon. Alam po natin lahat, BA coordinators, BA family. We always use the word, encounter the Word of God. Encountering the Word of God. I suggest experiencing the Word of God. I'll give you explanation. Ito ibig sabihin niyan. Sa dictionary.com gives the definition of encounter as to come upon or meet with, especially unexpectedly. Unexpectedly. Parang halimbawa si Father Arlo. Ay si Father Arlo, na-encounter ko si Father. Ay Father Arlo, na-encounter ko si Father Arlo. Okay? Pagka ganun, kikwento ko siya, uy, alam mo, na-encounter ko si Father Arlo, nakita ko kanina, encounter ko siya. Ganun yung kwento nun. Pero pag sinabing experience, it is defined as a particular instance of personally undergoing something. The big word, be a family. Personally. Halimbawa, hi Father Arlo, tapos lumapit si Father Arlo, kwentuhan, nakapag-alas ka pa sa inyo. Tapos, sabi mo, Father, merienda tayo. O sige, libre yan eh. No, kumain pa tayo, kwentuhan tayo. Ngayon, after ng ating experience, kikwento mo, alam mo si Father Arlo na meet ko, kumain pa nga kami. Tapos, ang taco pa ni Father Arlo, mahilig pala sa donkey sa Jayco. Ang dami mong kwento kasi na-experience mo si Father Arlo. Yun ang ibig sabihin. Iba encountering the Word, iba experience the Word. When you experience the Word, mas marami kang pwedeng sabihin tungkol sa Word of God. Not just encounter. Pinapaliwanag ko lang po difference. Isa pang konsiderasyon. Sustainability. Pag sinabi sustainability can be done weekly. As in, weekly, regularly. Tandaan niyo po ito, ha? The most sustainable activity ng church is the Holy Mass. The most sustainable activity of the church, sinasadya ng mga tao, the Holy Mass, especially Sunday Masses. So that's the one sustaining me, the Holy Mass. Yes or no? Yes. At para ma-sustain sa iyo ang Holy Mass, you prepare yourself for the Word of God. In sustainability. Inisip-isip ko nga eh. Sa totoo lang po ha, bilang pare ha, lahat po, magmula sa Dinner Father, sa Holy Spirit, kumbaga, scripted yan. Pare-pareho aming opening prayer, pare-pareho aming closing prayer, pare-pareho aming Eucharistic prayer, pare-pareho po. Pare-pareho po readings. Pare-pareho po. So, lahat po scripted sa liturgy. Pare-pareho po. So, yung misa ko rito sa Maynila ay pareho misa doon sa Rome. Pare-pareho po any part of the world. Nagkaiba lamang sa homily. Doon nagkaiba. Kaya nga pagka nagkakaroon ka ng Word of God, to sustain yourself to Holy Mass, ang salita ng Diyos will be your sustainability. Tapos you receive the Eucharist, ay panalo. Sabi ko nga sa akin libro, busog. The Word of God is food. Kumain ako sa salita ng Diyos, kakain pa ako ng Eucharistia. Ay nako, busog ako lalabas sa simbahan. Busog. Eh kung nagkataon,
halimbawa, hindi ka nakapag-communion kasi hindi ka nakapag-confession, at least nakakain ka na salita ng Diyos. Yun ang punto. Because not everyone receives communion with the Eucharist. Yes or no? Not everyone receives communion with the Holy Eucharist. Yes. But everyone receives communion with the Word of God. Kaya yung Word of God dito, kailangan sustainable. Okay? That is done weekly. Regularly. Pag monthly, masyado matagal ang monthly. Once a month, masyado matagal yan. Pero mas maganda, weekly. Okay? Pangalawa, supplementary. Kamukha ng vitamins. Kumain na ako, pero may vitamins pa ako, mas malalim yung kinain ko kasi may vitamins ako. Dito papasok yung mga Bible studies ng iba to supplement me. Okay? Now, with supplementary at saka sustainability, ito ang ibig sabihin ng liturgical Bible study. Just ano lang, rundown lang po. Tingnan niyo po. Para makita niyo lang po sa mga hindi pa nakaalam, kasi alam, nagbigay na po kasi iba nitong diocese po nito, just to review lang po. Number one, opening prayer. The assigned facilitator or leader opens the liturgical Bible study with a prayer on a prophet song like Come Holy Spirit, I need you, or Seek Ye the Kingdom of God, or short praise and worship. Kamo ang ginagawa ng ibang communities. Praise and worship muna, sasayaw-sayaw. The group can certainly animate the group, leading into the promptings of the Holy Spirit for the liturgical Bible study. Yan. Number two, liturgical Bible study proper. Letter A, gospel. Read the gospel. A member of the group reads the text. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark, halimbawa. Glory to you, O Lord. Halimbawa, sasagot siya mga tao. Tapos number two, understanding the text. Ito sinasabi ni Himay, verse by verse. Ito yung binabagit ko kanina na pangalawang way of doing Bible study. Hihimay-himay lang. Kaya I came up with Himay kasi going to the details. To come up with the details, ask question verse by verse. Can you imagine? Yung anak mo, halimbawa, kahit pa 3 years, kahit pa, say, 7 years old, nakabasa pa lang. Sabi mo, anak, verse 3, ano sinabi ni Jesus? And Jesus said, nakakapag-participate sila kasi tinatanong verse by verse. Ako ang facilitator, yung mga bata ang participants. O, bunso, verse 5, ano sinabi ng mga tao? And the people said, sumasagot yung mga bata. Verbalize nila. Kaya natututo sila magsalita ng Word of God. Verbalize. Hindi lang basta nakikinig. They're verbalizing it. Ito ang isang handa ng LBS. Hinihimay. The facilitator encourages the group to explore the gospel text. The facilitator thus leads the group to go into the details of the text, decoding it verse by verse by asking questions based on the text and encouraging them to visualize the text. The members of the group then look for answers from the text or verse that will shed light and understanding on the reading. Kayo mga bata nakapag-participate. Kakatuwa. Tapos number three, after makuha lahat, madali lang yan. Actually, mga 5 minutes lang po, 10 minutes lang po, matagal ng 10 minutes dyan. Then key points. Oh, key points. Halimbawa, ano key points mo this coming Sunday? Halimbawa, yung pong ano, si Jesus po pumunta po sa may sakit. Key points. Ano pang key points mo? Yung mga tao po tinanggap si Jesus. Halimbawa, nandun sa text. Halimbawa, or ask somebody to summarize the gospel. Para yung kwento niya, maging kwento niya pang sarili. Okay. Halimbawa, yan, tatanong tayo. Donna, unmute ka. Tapos, Evangeline, unmute ka. Lizelle, unmute. Okay. Evangeline Lakap, unmute po. Donna, tatanong kita, ha? Verse by verse. Sample at sample. Para mahimay natin. Oh, sorry. Yan. Donna, apo. Verse 13. Tignan niya, nagpinakaw ko mo rin pangalan, tukas niya attention, verse 13. Then question. Anong ginawa niya kay Jesus? Sinong dinala nila? Donna, sagot. Nagdala po sila ng mga bata kay Jesus. Para ano? Bakit? Para po ipatong niya
sa mga ito ang kanyang kamay at para po ipanalangin sila. At ano reaksyon ng mga alagad? Pinagalitan po sila ng mga alagad. Yan, ganun yung tanong. Okay? Evangeline, verse 14. Ano naman sinabi ni Jesus? At Evangeline, naka-mute po kayo, naka-mute. Ano naman sabi ni Jesus? Naka-mute po, naka-mute. Kamit pa po. Ate Lizelle, mag-unmute na po kayo. Ate Lizelle, mag-unmute na po kayo. Ate Lizelle, mag-unmute na po kayo. Yan. At sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng langit. Thank you, Ate Evangeline. Imagine, bineverbalize nila, di ba? Pag natanong ako, it means I understand the verse. Kaya gagawa ko ng question. At Lizelle, verse 15. So because of that, anong ginawa ni Jesus sa kanila? Sa mga bata, at Lizelle? Unmute po. Nahirapan sa at Lizelle. Okay. Okay lang po, at Lizelle. Okay lang po. Si Ate Vanji, tanongin ko, balik ako sa Ate Vanji. Kaya po, at Lizelle? Father. Okay. At Ivanji, so anong ginawa ni Jesus sa kanila? Ipinatungan niya sa mga bata ang kanyang kamay pagkatapos siya ay umalis. Ganong kadali yung liturgical Bible study. Okay. Hinihimay-himay. Kaya kaya ng mga bata. Kaya magkaroon cultural faith sa mga bata. Kuntingin natin. So that's the gospel, ha? Ito po yung sa first reading. Sa first reading, so after key points ng gospel, then comes the first reading. Babasahin din po yung first reading. Somebody, another member of group, reads the text as he or she stands and there is stay seated. Labawa. Tapos, a reading from the book of. Yan. Number two, understanding the text. By himay. Kamukhang ginawa natin kanina. Number three, anong key points doon sa binasa natin? Na first reading. And number four, don't forget this one, connecting the gospel with the first reading, yung pagkakahawig. May himay, may pagkakahawig. The facilitator will ask his members if there are connections, similarities or significant relationships between the gospel and the first reading. The members will now express their insights. Dito papasok ang insights. Doon sa himay, wala pang insights doon, wala. Pero pag nag-connect na, first reading sa gospel, doon papasok ang insights. Doon na po mapasok. Kaya dito, makikita mo, malalim. Yung mga nasa harap pa mo as participants, sila gumagawa ng insights nila. Hindi ako. Sila gumagawa. So, na-empower silang gumawa ng insights nila. Hindi ako nagturo sa kanila insights. Nagtatanong lang ako. Tagapagpadaloy lang ako. Yung participants ang gumagawa ng insights nila. Kaya pala may sense of ownership. Ownership! Akin itong insight kasi ako nagbuo nito eh. Hindi ko lang narinig. Ako ang nagbuo. Yung yaman na yun ay nasa akin kasi ako nagbuo ng insight ko. Hindi insight na iba, tinuro sa akin. Yun ibig sabihin ng participation. Hindi lang banking system. Kayo mismo ang gumawa ng insights. Okay. Ito na. Third reading natin. Second reading. Reading of the text. A reading from the letter of Saint blah blah blah. People say, thanks be to God. Number two, understand the text ulit. Himay, verse by verse. Number three, key points ulit. And number four, connecting the gospel, first reading, and second reading. Yung pagkakahawig nila. The facilitator will now ask the members the connections from these three readings. Pag na-connect-connect na natin tatlo, parang ganito yan. Tignan nyo aking video, ha? Okay, parang ganito yan. Pag binasa lang natin, Ate Emma, ang gospel, at saka yung first reading, pag binasa lang natin, ganyan yan. Pag binasa mo first gospel, second reading, binasa mo rin, ganyan yan.
Pero binasa mong gospel, hinimay mo, gumaganon yun. Pag binasa mong first reading, hinimay mo, gumaganon yun. Nagkoconnect yun. Kaya pag himay-himay, magandang gamin. Nagkoconnect-connect sila. Pag binasa mo lang, parang walang connection. Pero pag hinimay mo, meron na. Yun ang maganda dyan sa LBS na yan. Opo. Okay. Lapit na. Tapos, eto na. Pag sinabing one-third message, may hibla or hugot line. Ito, one sentence po ito. The group formulates a one-thread message using the connection of the readings. We call this message hibla or fiber. The one-thread message or hibla expresses the unity of the three readings. The group draws their insights and reflections from the readings with the facilitator guiding and animating the members. Now, this one-thread message or hibla may be affirmed by reading the responsorial psalm, just the response before the gospel, before the group. Kinoconnect pati responsorial psalm. Walang sayang! Gospel, first reading, second reading, kasama response, responsorial psalm. Wala kang tinapon. Number three, ito na. Dito magkakaroon ng faith sharing. We call this faith sharing or call this application question. Like hamon. Alam ba, the biblical text now become word of God, a source of spiritual life, inspiration to live by. Dito sinasabing faith sharing na. Halimbawa, magtatanong ako. Ito, i-highlight ko na kaunti ha. Based on the readings this coming Sunday, halimbawa, did you experience the love of, the healing love of Jesus? When and how? Yung sharing po becomes thematic. Based on the readings, na gospel, first and second reading, yung unification niya, then comes the application question. Based on the readings this coming Sunday, do you experience the healing love of Jesus? When and how? Imagine sharing mo becomes thematic. Hindi lang sinasabi, just one word that strikes you. Just one word that strikes you. It means that you understand the reading. Second, anything goes. Just one word that strikes you. Yung nakastruck sa akin, nakastruck sa akin. But this one is thematic. Based on the readings this coming Sunday, do you experience the healing love of Jesus? And the last part is closing prayer or even song. Now, kung ganoon ang ating LBS or Liturgical Bible Study, that's what you call experiencing the God, the Word of God through Liturgical Bible Study. I'll show you po. You experience po ng Word of God with these testimonies po. Ito po mga testimonies po. May sound po ba? Hello, brothers and sisters in Christ. My name is Kaylee. I am 9 years old and I started liturgical Bible study when I was 7. I can facilitate the liturgical Bible study when I do it with my friends and family. The liturgical Bible study helped me to be more patient and understanding and closer to my family. Thank you. Bye. Ito po si Kaylee last year. Connection po yung gospel and first reading. The wild... So remember in the gospel, the tenants didn't bear good fruit. And then in the first reading, the wild flowers are not good. Wild grapes were not good fruit. So it's like the tenants were the wild grapes and then the wild grapes are the tenants. Because they both did not bear good fruit. What about you? What's your connection? So ano? Paano? And then blaze. And lay the sands on them. Tapos ano pa? And bless them. In this chapter, do you know the parable of the great feast? Yeah. Another thing, ito po yung si Chichay, hindi po siya nakapagbasa ng Bible. Pero question and answer po, para mag-participate po yung bata. Yung kasama niya rin po yung nanay niya, pakinggan niyo po. Oh, si Sister Chichay, sa verse 13, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka. Anong ginawa ni Jesus? Sumakay sa bangka. At pumunta sa isang lugar na walang tao. Saan siya pumunta? Sa walang tao. Oh, magaling. Thank you, Sister Chichay. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kanilang mga bayan. Anong ginawa ng mga tao?
Wow, well, this is Sister Chay. Nasira na ko. At sinundan si Jesus. Anong ginawa nila? At sinundan si Jesus. Wow, thank you, Sister Chay. Very good. How many minutes do I have still pa, Donna? How many minutes pa ako meron? Wala na po, friends. Wala na? Opo. Putulin ko lang to saglit, ha? Saglit lang to. Siguro ano lang. Suppose 15 minutes, but I'll check, I'll cut this out. Okay. Okay. Yung effect ng liturgical Bible study sa amin ay napaka ganda. Kasi ever since na umattend kami noong 2019, dahil dun sa methodology niya na hihimayin, tapos i-coconnect, tapos gagawa ng hibla, and then may application question, naging malaking part ng buhay namin. Kasi una na yung appreciation sa Sunday Mass, pag tuwing a-attend kami ng Mass, mas na-picture namin, naintindihan namin yung binabasa. Previously kasi parang we know lang na magsisimba, and then okay na yon. But having the LBS, mas naintindihan namin together as a family yung words ni God. At doon mo po masasabi na, kaya pala, ito yung ibig sabihin ng lahat ng pagbasa from the gospel, first reading, hanggang sa second reading. Noong bata pa ako, nag-LBS na parents namin. Tapos dati, naglalaro lang kami ni kuya, hindi kami nakikinig. Pero nung tumanda na kami, mga 7 years old na ako, tinanong ako ni mommy kung pwede daw tumabi sa kanila habang nag-LBS. Eh ako naman, umupo lang ako, hindi ako nakikinig. Nagkukunwari lang ako na naintindihan ko sinasabi nila. After mga ilang weeks, tas trinay ko naman makinig. And dun ko natutunan na madali pala yung method ng liturgical Bible study. And from there, then on, nagsimula na ako mag liturgical Bible study hanggang nag-facilitate na ako ng liturgical Bible study sa buong community. And nakapag-talk ako by the age of 7 years old. Nabago yung manner ng pakikitungo sa mga tao. Nagiging mas more considerate and laging nai-include sa conversations at saka sa lahat ng bagay ang pag-mention sa kay Lord. Yung patience, siguro hindi ko masasabing perfect, pero dumarating sa point na may liwanag ba? Hindi yung galit na galit ako, naaalala ko na, ay, hindi ko kailangang magalit. May parang nagre-remind sa akin. So, yun siguro yung tatak na nakuha ko doon sa pag-aaral ko ng salita ng Diyos. Yun sa LBS niya. Ang effect niya po sa pamilya, lalo po kayong nagkakaintindihan. Mm-hmm. Yung kababaang loob, at lalong-lalo na po kapag yung Panginoon po ang naging sentro ng pamilya, lahat po siya wala kang pangamba, meron mang takot, pero madali po siyang mas madali siyang masolve kasi nasa sentro na yung Panginoon. Nung na-experience, okay, with this, actually meron pa iba mga sharing po doon. Totoo po sa Word of God is active and alive. Alive and active. Hebrews chapter 4 verse 12. Again, just the last point lang po. Yung sinabi sa Hebrews, the Word of God is alive and active. Kung gumagalit pa tayo ng Word of God, the Word of God is active and alive in me. Ito po community ng family disciples of the Word, malakas po ang answer prayers nila. Ang lakas ang answer prayers. Ang lakas ng answer prayers. Yung isa po nakita niyo pong last scene po, cancer patient po yun, pero gumaling po. He's now cancer free. Ang lakas po ng prayer. Ask me why. Kasi the Word of God is active and alive. Active and alive sa kanila. Kaya lakas ng prayer. In total, the experience of the Word of God as a family.
be a family. Hindi lang tayong Bible animators. Sana pati mga anak ninyo Bible animators. By family. Not just BEC. But by family. Kasama mga anak, kasama mga magulang, isang family, isang domestic church. Doing the Word of God to others. Witnessing the Word of God. Experiencing the Word of God in their lives. Maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Father Arlo, para po sa napaka-lively na sharing po or na nag-talk po sa umagang ito. Sana po ma-share niyo rin po yung donut sa akin. Papadala ko po niyo yung address po mamaya sa inyo. Lagay mo sa chat! Opo, Father. Opo. And gusto rin po natin i-acknowledge ang ating pong ibang mga bisita sa umagang ito. Ang Comunio et Mission Affiliates ni Ate Pat Heras at ang BCBP it's Charismatic Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals by Brother Gus Arguelles and ang ating pong ibang taga ibang diocese taga Diocese of Mandaluyong at Santo Rosario Malabon. Maraming salamat po sa pagdalo sa aming General Assembly. And para po sa inyong mga sa mga nag-share po sa social media, meron po tayong hashtag pala. Pwede niyo pong isama yung hashtag natin na hashtag #NCRPAGA2021 at pwede niyo rin pong isama ang hashtag kalakbay sa paglalakbay. At sa ating pong pagpapatuloy sa ating pagpapalalim ng ating talk ni Father Arlo at natawagan po natin ulit si Ate si Ate Sarah sa uwi para po sa ating question and answer. Yeah, Father Arlo! As usual, talagang very energetic, no? Nakapagbigay din sa amin ng energy. Okay, so since wala tayong so much time sa question and answer, hihingi lang po kami ng isang volunteer, no? Parang this will be a live interaction with Father Arlo. Isang volunteer, but ito po ang pakiusap namin. Na sana ang question ninyo ay really related to the LBS. Kasi ang talagang nakafocus si Father, not only encountering, but really experiencing the power of the Word, no? The moment na we read the Bible. Okay, so ang paglilinaw kailangan namin ay malalaman sa inyo kung anong sa steps doon na na-mention ni Father, ano po yung kailangan yung paglilinaw doon. Okay po? So, doon po tayo nakafocus kasi kailangan natin talagang maintindihan at ma-experience mismo yung mga steps para eventually we really experience the power of the Word of God. Okay? Taas lang po yung kamay. Just only one volunteer, please. Siguro meron naman, ano? Wala ng question, eh, talagang napakahusi ni Father Arlo mag-explain. Ano, Father? Hindi, nauto ko lang. Ulo na, grabe naman yun. Kasi na ngayon ang nauto ni Father Arlo. Bigyan mo ng bagong kahulugan yung nauto, Father, para sila mag-volunteer. Bagong kahulugan yan is submissive. Joke. Submissive to be voluntold. Okay, meron ba tayong... Si Ate Laces nag-raise ang hand. Okay, sige. Tawagin po natin si Ate Laces. Pwede na po kayong magtanong. Paki-unmute po. Sister, hi, my best friend. Hello po. Hello. Tita Cels, how are you? And yeah, I'm fine. Father Arlo, maganda naman po. Yes. Ang question po ng aming pong Bible coordinators po dito, syempre nag-participate na po kami sa Power of the Word formation. But they really want, some of them just messaged me and they really want your slides because napakalinaw po na kasama po din ang mga material na meron na po kami galing po sa Power of the Word of God. They think that these materials that you just share with us, and even if you could share with us some clips,
possible of the testimonya po ng mga bata, ng mga pamilya. So we would like to have these materials and this permission for you, from you to share po this one. Yun lang po, Father. So, Ate Laces, talagang mas maganda kay Marimar, talagang maganda ka talaga kay Marimar. Opo, Ate Laces, papadala ko po. Paano dadalhin? Kay Donna, yung aking slides. Opo. O, diretso ko na sa'yo, ate, para ano, diretso ko na sa'yo. Ha? Okay, okay. Opo, Father. Sige po. Thank you. Thank you, Ate Laces. Okay na yung induction cooker mo, ha? Okay, so may mga iba pang mga katanungan dito. Pero... Si Ate Irene. Ate Irene, nagtaas ba ng kamay? Ha? Nakamit po, nakamit, Ate Irene. Open MC, forum. Pakisabi na lang ha kung kailan kami ni Father Arlo may exit dito. Okay, ate. Ano tayo nga tayo in village? Ang umaga? Pinilig niya ako, Father. Yeah po, sige. Go ahead, Ate Irene. Apo, eh kasi naka-speaker po ako, pinatay ko lang. Natuwa po ako na narinig ko naman po ulit kayo. At you put a smile on my face every time I see you, Father. Ang question ko, Father, is paano po ba mainganyo ang mga kabataan to join, lalo na sa family? Kasi parang nahihirapan po akong isama sila. Parang gusto ko yung may freedom, may free will nila na mag-join. Ano po ba ang technique, Father? Okay. Meron po si yung Argueles family. Yung anak niya po at that time, mga teenagers na. Okay, teenagers na. Tapos in-announce siya yung LBS. Sabi niya, oh, mga anak, next month mag-LBS tayo, Liturgical Bible Study. O sige po, Papa. After 1 week, mga anak, 3 weeks from now, LBS tayo. Sige po, Papa. Nung malapit na, diba, bukas ni bukas ni LBS, o mga anak, bukas mag-LBS tayo, ha? Sige po, Papa. Nung araw na yon, sabi ni Brother Mon Argueles, nanonood yung mga bata, ha? Pinatay yung TV. Ah, Papa! Di ba in-announce ko sa inyo, mag-LBS tayo? Subukan lang natin once. Subukan lang natin, pagbigyan nyo lang ako. Pagka nag-okay sa inyo, then we will continue. Kuna, o kundi, wala. Huwag natin ito. Huwag natin ulitin. Alam mo, Ate Irene, with that first experience LDS, sabi ng mga bata, madali pala, Papa, at saka masarap, ang ganda usapan, ang ganda ng kwentuhan natin. From there on, Ate Irene, they've been doing this for the past 20 years na. Every week. Sinama na yung isang anak niya nasa Australia, Ate Irene. Isang anak niya at Brother Mon at saka Sister Merlin Argueles. Nasa Australia. Dala niya yung LBS, ate, sa Australia, Sydney. Tinuro niya doon sa diocese nila. Ang punto ko lang, imbitay niyo, o mga anak, ha, next month. I-remind. Hindi niya binigla. Pinatikim sa kanila ang LBS. Pero, yun, naging culture of faith nila sa family. Thank you. Thank you, Father. Yun lang ang ano ko lang, Father, follow-up is, kakayanin ko ba as the leader of the family? Kailangan ko yata palalim pa? Kailangan pa ba? Or okay na lang yung, sabi nyo, simple lang, Father? Kasi opo, parang kailangan ko maging equipped? Or kahit na hindi ba ako equipped, pwede na po ba? Kaya nga po, Ate Irene, pinakita ko yung mga bata nagpa-facilitate. Oo nga po. Kung yung mga bata kaya nila, ang training po ng LBS exposure. Training ng LBS is exposure. Ma-expose lang yung mga bata, masanay lang sila. Sabi sa iyo, magaling silang magtanong. First, they can understand yung verse, and then they make up a question. Kaya nila. Yeah, kaya nga, pinang-example ko mga bata, para feeling natin, eto itong mga bata, kaya rin. Ako pa kayang adult. Ate sa Elsa? Okay. Wala na po tayong time. Maraming salamat po doon sa nagtanong at maraming salamat po, Father Arlo, sa kasagutan. Yes, Jeanette, meron po kayong sasabihin? Ate Selsa, meron tayong mga reactions sa FB, ano? Father Arlo, may challenge po kasi sa pagtuturo if iba-iba ang age ng participants. Adults issues,
needs are different from teens and kids. Maganda po kung may family day ang community. Ayun. Di ba pagka minsan meron tayong family day, pinapauwi yung mga employee. Kami pinauwi kami noon eh, sabi family day. So yun siguro yung magandang gawin. Meron pa pong isang reaction from FB, basahin na lang po namin. From Fred Eliza Kagiwa, sa aking palagay ay very effective ang LBS dahil hindi lamang ang participant ang natututo, pati na rin po ang facilitator. Dahil yes, dapat po ang facilitator ay may mas alam sa kanilang itinuturo. Salamat po sa napakalinaw na paliwanag, Father Arlo. Ang ganda po. Eh, meron pa po isa. Last, reaction from Chito Soriano, Diocese ng Cubao. St. Paul Liturgical Bible Study is easy, effective, able to make everybody participate, and also easy to manage time. Thank you, Father Arlo. I have yes, promoted LPB also in USA. Ooh. Oo. Wow. Opo. Yung po mga batang ito, Jeanette, they also do LBS facilitation. Iba taga US, iba taga Canada, sa makamag-anak nila. Yung video po na tinutol ko kanina, meron sila mga gano'n na pati sa iba, naging global po ang LBS. Because of them, nag-LBS sa iba-iba mga kamag-anak nila. Okay. So sana may oras pa, no? No? Para talaga... Pero yung mga questions dito na hindi po namin nasagot, huwag lang po kayong mag-alala. Iko-collate po lahat ng sa Diocese of Novaliches yan at sasagutin po nila. Okay. Father Arlo, maraming salamat! Thank you, Ate Sales. Thank you, Mayan! Bye!